Walang tag-ulan na dumaan sa Pampanga na hindi binaha ang eastern part ng San Fernando na kung saan matatagpuan ang pinakamatandang kampo ng pulisya sa Central Luzon o ang Camp Olivas dito sa Barangay San Nicolas. 1917 pa ay lugar na ito bilang police station and evacuation center ayon sa PRO3. Bunsod ng iba't ibang kalamidad na nagpabago sa topografiya ng probinsya, naging flood-prone area ang lugar na ito. Minsan na rin naimungkahi noong taong 2017 na nooy regional director pa si General Aaron Aquino na i-relocate ito sa ibang lugar sa Pampanga. Ngunit hindi ito ang nangyari. Bagkus ang mababang kalsada na connecting road sa kampo ay tinambakan at ginawang kongkreto. Ayon kay DPWH Secretary Mark Villar, naisali ito sa joint project ng Department of National Defense at ng DPWH na kung tawagin ay TICAS o Tatag ng Infrastruktura para sa Kapayapaan at Seguridad. Simula lang ito sa term ni Presidente para suportahan ng ating armed uniform services, yung PNP, pati yung Department of Defense. Kaya marami tayong mga projects, mahigit 15 billion na rin ng mga projects sa iba't ibang kampo. Tatlong multi-purpose facilities ang naitayo na may alokasyon itong 68 million pesos. Gayon na rin ang 500 meters linear access road na ipinantapat sa mga mabababang kalsada sa loob ng kampo na pinondohan naman ng 25 million pesos. Ayon sa Kalihim, ang mga administrative building, PNP barracks at isolation facilities ng mga first responders sa crisis management gaya ng PNP ay kailangang ma-modernize. Nagit po kanina sa ibang areas, yung mga ganitong classic administrative building, nagtatayo din kami ng guarding facilities, pati yung mga training centers. Kaya talaga kung ano pang kailangan nila, dahil nakita namin na kulang na kulang facilities ng ating uniform services. Ipinahayag naman ni Pampanga First District DPWH Engineer Almer Miranda na hindi lamang ang rehabilitasyon sa binabahang parte sa loob ng Camp Olivas ang kanilang tinatarget. Maitataas umano ng 1 meter ang 500 meter stretch ng MacArthur Highway mula sa tapat ng kampo sa Barangay San Nicolas hanggang sa Tinahero Bridge sa Barangay Del Pilar na target itong matapos sa darating na buwan ng Nobyembre. So, yung grabe dyan sa, hanggang sa Olivas sa naka-asfalto. So 500 meters lang, okay. Oo, pabalik ng Tinahero Bridge. Bukod sa pagtatambak sa connecting road sa loob at labas ng kampo, kasama na rin umano sa pinopondohan ngayon ng public works ang waterway sa loob at labas ng Camp Olivas. Sinama na namin sa request namin for funding para makumpleto na yung road network ng Camp Olivas. So upgraded na lahat nun. Tsaka yung outfall ng tubig doon sa likod. May creek kasi sa likod eh. Yeah. Oh. So yun, dapat talaga maano pa rin yun, madress pa rin yun para at least doon na yung labas ng tubig na magiging cause ng flooding sa loob. Paolo G. Santos, CLTV News.